Ah, natutuwa lang ako yung araw na to kasi unang gabi kong kasama yung mga aso. Diyos ko po, kikwento ko lang yung mga experience ko. Kanina binilang ko. Ano pala silang lahat? 15. Grabe. 7 puppy, 6 na malalaking aso, 2 pusa. Ayan yung experience ko kagabi, ganito, no? Siyempre, sa kwarto ko, tutulog ako, di ba? So, automatic inaakit ko si Pickles. Medyo masungit yan ka ako. Baka upakan itong mga ibang aso. Pero hindi naman, actually, hindi naman. Nung nando na siya, nag-iiyak na to si, ano, si Bigel. Ito. Iyakin. Napilitan akong paakyat. So, 2 na kami. 3 na kami sa kwama, no? Kwarto. Ito naman si Chow Chow. Ito, cute. Pucha, sanay sa aircon. Ay, yung bahay niya doon sa Quezon City, aircon eh. Naglalaway. Siyempre, sa dog lover ka ko, hawa naman, baka mag-heat stroke. Lalaway eh. Yung pala eh, in-stylean lang ako dahil kararating lang. Siyempre, lalaway na, stress sa biyahe. So, madalit salita, inakit ko rin. Mga dog ko. May napatunayan ngayon ako. Kasi kala ko sa Iberian ang pinakamakulit na aso. Hindi po pala sa Iberian. Breeder ako ha. Sa akin dumaan itong mga to. Beagle, may Basset Hound ako, may Chow Chow. Ito. Dito sa akin lumakita ito. Hanggang sa napunta sa anak ko. Ngayon, ganito yung story. Ano? Kala ko makulit ang Siberian. Hindi, ang tahimik ni Pickles. Kasi may kasamang ibang tahimik. Nag-observe pa. Ang pinakamakulit, alam niyo kung sino. Ito. Ang kulit pala ng bigel. Pero mabait, yung makulit na mabait. Hindi yung dahil sa sinasabi ko makulit, eh, ayoko, no? Totoo nga ako eh. Alam niyo, ano ginawa sa akin? Tutulog ako sa kama. Si Pickles gusto sumampa sa kama. Saan pa siya pinabababa ko? Kasi nag-disishade. Pupuno ako ng balayibo. Nagpalit niya ako ng beddings eh. Ito yung mga punda. So pinabababa ko. Nakakatulog ngayon ako. Maya-maya magigising ako. May dumidila ng mukha ko. Chow-chow naman. Ito naman. Sumampa sa kama, dinidila ang mukha ko. E di sa sobrang antok ko, medyo, siguro matagal siya nakahiga sa akin. Nung pagising ko uli, binaba ko na. So sa madalit salita, nakatulog na naman ako. Around 2:30 in the morning, nagising ako. Alam niyo kung sino katabi ko? Ito. Sila-sila, alternate. Pag may binaba ako, may sumasampa. Mababa ako, may sasampa. Grabe, pero ang pinakamakulit talaga si Bigel. Umiiyak pa si Bunny pag pinababa ko siya pala ang pinakamakulit, pinakamalambing, pinakamakulit. Sa sobrang lambing, kala mo makulit, pero hindi gusto niyang tumabi, nag-iingay. Pucha, grabe. Sabi, taas kalabit pa doon sa kama ko dahil maliit siya. Talagang pipilitin yung sumampan, hindi ako nakatulog talaga. Ang kulit, grabe, talo ko sa Iberian doon sa kakulit. Sa sobrang lambing. Sobra rin siyang kulit. Dahil gusto niya tumabi sa akin. Hindi ako pinatulog, mga kadungi. Tingnan niyo mukha ko. Ano lang yan? Yung mata ko, kulang na lang maging Siberian ako. Meron akong devil face. Nangingitim na rin. Kala mo, ang babait ng dalawa. Kala mo, ang babait. Oh. Kala niyo, ang babait. Tiyari, yan mo nagbuyat sa akin. Pero yun mo, alternate sila. Bababa, sasampa yung isa. Bababa isa. Sasampay yung isa. Ganun yung scenario. Buti na lang, kumakatok. Pag iihi at pupupo, lumalabas ng kwarto ko. Hindi, may disiplina. Kasi si Pickles at si Koto, may disiplina talaga yan. Itong dalawa, ganun din. Kaya lang, hindi talaga ako nakatulog. Kaya mamaya, tabla-tabla muna kami. Wala akong papakitin doon dahil bago beddings ko. Puro ako balayibo. Na-trigger yung sinuses ko. Yung sinusitis ko. Grabe. Kaya nako, sobrang kulit pala ng bigel, pero masarap. Okay, kaya lang, yun pala, doon ko napatunayan ang kulit ng bigel, sobra. Sobrang kulit, talaga hindi siya titigil, agad hindi ka niya napupuntahan, talaga iyak-iyak pa, yung pala nakakabusit, iyak-iyak, talaga mabubusit ka eh. Talaga kukunin mo kasi iyak ng iyak eh. Taon na taon, iyak ng iyak, nambubula ako, hanggang hindi mo kukunin, hanggang hindi mo itatabi, buwisit. Pati buong bahay ko nabubula ako taulan-taon. Alam mo, ang bait, oh. Alam mo, ang babait mamaya mga ulit. Sabi, papahingil ako, mamaya ka sa akin.
Lahat sila pinaligo ako kapo. Ngayon, lahat sila niligo rin, pati tuta. Talaga ako yayo talaga dito. Pero, gustong-gusto ko naman yung ginagawa ko kahit yung tawa ko na. Ay, sobra. Dog lover eh, di ba? Tsaka tingnan nyo, kahapon pa lang sa akin to, ha? Taba-taba na. Oo, oh, nakulensya na, alam mo kabayo. Eto, taba-taba rin, no? Tatlong beses ko pakainin, eh. Ang lalakas kumain, gabi. Nakakatawa sila. Di ba, sabi ko, ha? Nakaka-stress la. Pero as a dog lover, sila rin ang nagiging stress reliever ko. Yung pagsasalita kong pinakamakulit, eh, hindi. Kung susumayin natin, kaya lang siya makulit kasi mahal niya tayo, itabi siya ng tabi, kakala natin makulit. Pero hindi, hindi. Hindi porque sinabi ko makulit, ayoko sa kanya. Sobrang lambing niya, kaya siya ganun. Ayun, mga kadogo, nakakatawang experience, no? So, nakaka-stress na sila rin naging stress reliever ko sa ginagawa nila. So, yung affection nila, ibang klase. Gusto ko din nakatabi. Sobrang bait. Ciao, ciao, napakabait din. Bagay, conforme yan sa nag-aalaga. Napakabait din, malambing din. Ito, si Bella, sobrang lambing nung, ano, nung bigyan. Sobra. Grabe, sobra. May paawa effect pa eh. Yung taon-taon, tapos kalakalabig pa. Grabe, sobra. Ah, ano yung experience ko? Isang gabi pa lang yung experience ko yan. Good luck sa akin. So, have a nice day, mga kadogo. God bless! Thanks for watching, mga kadogo!